Hi guys, welcome back to my channel Code 1116, and if you like motorcycles, gaming and tech reviews, please subscribe to my channel and hit that like button, okay? So, ngayon, ang topic natin ngayon ay motorcycle helmets. So, sa pag-search ko sa online, wala pa ako nakikita ng ano, Tagalog or Filipino version ng pagtuturo sa inyo or pagbibigay ng tip kung paano ba mamili ng helmet. Okay? So, I'll make this short and hindi ko na didiscuss ko ano yung mga types of helmet. Okay? Ang didiscuss lang natin dito is yung standards or yung safety standards, design, and yung ano, fit. So, dumuna tayo sa ano, safety standards. Sa safety standards, meron tayong tatlo. Ito yung DOT, ECE, tsaka SNEL. Meron ding ibang standards pero hindi siya ganun kakilala. Kapag gumagamit ka ng mga bike helmets, tactical helmets, for sure, hindi siya DOT certified. And hindi rin siya pwede gamitin sa kalsada pag nadadrive ka ng motorsiklo. Next naman, yung dalawang kailang ano, standard is yung ECE tsaka SNEL. So, merong other videos dyan sa YouTube na kung saan nagdi-discuss ano ba yung much better, ECE or SNEL. Kasi magkaiba sila ng, ano, ng way to keep you safe. ECE and SNEL is much better or recommended kasi nga mas mataas yung safety standard nila. Because yung DOT, DOT standard, napakaluma na yan at hindi na siya na-update. Kasi ngayon, may meron na tayong mga motorsiklo na mas mabibilis pa at mas malalakas. So yun, doon nagtatakel yung ECE tsaka SNEL. Sa design naman, kung ang i-ano nyo lang sa design ng helmet is kung ano ba siya, design for what. Kasi syempre, may iba-ibang motorsiklo, may iba-iba rin mga helmet na babagay doon sa motorsiklo na yun. So sa akin, I prefer na yung mga full face helmet compared dun sa mga hybrid. Because yung ano, gusto ko kasi na yung ano, yung mukha ko is fully covered and well protected. Bakit ayoko naman ng mga hybrid? Well, sa mga hybrid kasi pwede mo siyang gawing half face, pwede mo siyang gawing full face. Ang problem doon dahil may mechanism siya, mayroon siyang added weight doon sa helmet. Gusto ko kasi yung mga helmet ko kahit papaano eh magaan para sa pag bumabiyahe ka, hindi siya hindi siya strenuous sa leeg mo. 'Yon. Kasi yung mga katulad ng mga helmet na to. So sa weight, tingnan mo kung ano yung tingin mong kaya ng leeg mo. Etong GP Tech, mas ano siya, mas dense siya, pero yung weight niya mas mabigat compared dito sa Spider. Ang problem dito dahil mas mabigat to, kapag tumatakbo ka na sa mga expressway, nakakangalay siya sa leeg or nakakangawit. At doon naman ang advantage na itong Spider helmet na to dahil mas magaan siya. Pero dahil naman mas ano to, mas matigas at mas ma-dense, yung kanyang sound dampening much better compared dito sa Spider. Next naman, yung shape ng helmet. Mapapansin mo, pare silang full face pero magkaiba sila halos ng shape. Itong NHK is more of taller compared sa Spider. So, ang tendency nito, mas malaking ano to, wind drag kapag tumatakbo ka ng mabilis compared sa Spider. So dito, sa highway, nagkakaroon ako ng side-to-side wobble pag ganyan, kapag mabilis na. Whereas dito sa Spider, hindi ko naman siya nararanasan. Aerodynamic-wise, hindi siya ganun ka-streamline. Ito. Meron siyang spoiler and yung kanyang shape is more streamlined. Yan. Dito. So, mas maganda tong Spider compared sa aerodynamics. Sa visor naman, ito, single visor, ito, dual visor. So, ito, ang kinabit ko sa kanya ay yung smoke lens. So, ito, halos magagamit ko lang sa araw. Pag kinabit ko naman clear lens dito, kailangan ko pa magsuot ng shades. Pero tinry ko magsuot ng shades dito, ang hirap isuot ng shades. Kaya, I opted for this na dual visor. Whereas, para magamit ko siya sa araw, pwede ko rin siya magamit sa gabi. Itong dalawang helmet na to, ang kanyang strap ay parehas quick release. Kaya quick release yung pinipili ko kasi, syempre, pang commute tayo, so gusto ko mabilis siyang isuot, mabilis din siyang tanggalin. Next naman, sa ventilation. So, kasi yung mga helmets lang yun, ang kailangan mo rin tingnan is yung ventilation. So, sa ventilation-wise,
Pares namang good yung ano na front ventilation. Ito. Yung ito. Yan, front ventilation. Ganun din dito. Kapag maganda yung front ventilation mo, maganda rin yung kanyang defogging capability kapag tumatakbo ka. Kasi yung hangin dito pumapasok, lumalabas yan dito, pataas. So, kini-clear out niya yung fogs na nabubuo doon sa visor. Ang lamang lang ni Spider dito ay yung kanyang ventilation sa top tsaka sa rear. Dahil mas maganda yung aerodynamics niya dito sa taas, papunta sa likod, mas malaki yung nahahatak niyang hangin papasok at nahahatak niyang hangin palabas. So ito, mas malamig tong suotin compared dito sa NHK. Tignan mo naman yung quality ng ano, interior ng loob ng helmet. Ito, dahil naman 4.5 lang to, at ito isang Spyderway 4.5 din, halos wala silang pinagkaiba sa quality. Meron silang removable liner na meron din siyang ano, cheek pads na removable din para nalalaban mo. Meron din silang parehas na chin curtain para mabawasan yung wind noise. Ayan. Para silang may chin curtain. Isa pang kailangan mo tingnan sa mga helmet, eh kung gusto mo bumili ng intercom or yung mga Bluetooth or yung mga wireless devices kung saan pwede ka makapag-usap sa mga ibang riders. Itong Spider, usually kasi yung mga intercom, kinakabit yun sa left side ng helmet. Usually, left side yun. Merong clip-on, merong nakadikit. Ang disadvantage itong Spider na to, kapag clip-on type yung bibilin mong ano, na intercom, nakakasagabal tong, ano, tong switch ng second visor. So, kapag magmamount ka ng ano, clip-on, either dito sa likod or dito sa medyo sa harap. So, medyo awkward na yung positioning niya kung aabutin mo. Sa GP Tech naman, yung kanyang side, tsaka pwedeng-pwede siya sa clip-on. So, walang sagabal. Itong side niya, maganda rin dikitan ng mga adhesive type na intercom. So, kung bibili ka naman ng mga parang adhesive mount naman para sa mga GoPro, itong Spider is, mapapansin nyo, hindi siya ganun ka-optimal para sa yung mga standard helmet mount ng mga GoPro. Meron ka, pwede may nabibiling mga ano, customize or tag ito, yung swak dito sa harap para ano, makabit yung ano, yung GoPro. Dito naman sa ano, sa NHK, mapapansin nyo, malaki yung kanyang surface area sa harap. Madali siyang kabitan ng GoPro mount, yung mga standard GoPro mount. Sa isa pa sa design is yung eto, napansin ko yung NHK mas makunat nga, 'di ba, yung shell niya. So yung flex niya, yung flex ng helmet, hindi ganoon kalaki. Tsaka halos wala akong naririnig na creaking sound. Dito sa Spider, yun nga, dahil mas magaan siya, siguro mas manipis yung ABS plastic niya dito, meron siyang flex sa baba. Ayan. May narinig din akong creaking sound. So yun sa design. Sa design, basta pipili mo lang yung magandang, syempre, magandang aerodynamics, magandang ventilation, pati yung defogging capability niya maganda. Sa fitting kasi ng mga helmets, meron mga iba-ibang shape yan. Hindi lahat ng mga helmet brands ay pare-parehas ng fit or shape sa loob. Dito, meron tayong Asian fit, oblong, circle, tapos meron pa yung flat head, parang ganun. Mapapansin mo, hindi porket mahal yung helmet, it will fit you, okay? So sa akin, for example, yung Arfa 11, yun yung Arfa 11 na worth 11,000 ba yun? Nung finifit ko siya, tama naman yung size ng helmet para sa ulo ko, pero na may nararamdaman akong pressure dito. Ayan, dito tsaka dito. Meaning nun, yung shape ng helmet, hindi siya fit sa ulo mo. Ano ba dapat na feel pag finifit mo yung helmet? Unang-una, syempre, pag dito sa crown, dapat even yung pressure dito. Wala kang nararamdamang concentrated pressure kasi yan, ibig sabihin, hindi tama yung fit. Pangalawa is yung cheek pads. Sa cheek pads, dapat snug siya. As in, talagang dapat snug. Saan, parang ginaganito. Yan, parang ginaganyan. Kasi kapag maluwag yung cheek pads mo, yung helmet, pwede siyang umikot sa ulo mo or mahugot sa ulo mo kapag hindi tama yung fitting.
Okay, so sa fit wise, so ito dapat hindi mo masuksok yung daliri mo. Yan. Dapat hindi mo siya masuksok. Kasi pag nasuksok mo yan, ibig sabihin may space dito. Either mali yung shape ng helmet or malaki yung helmet para sa'yo. Okay? Then next test na kailangan mong gawin, i-check mo yung retention strap. Dapat sakto lang yung dalawang daliri makapasok sa ilalim. Kung halos isang kamay may pasok mo dyan, so sabihin maluwag yung ano mo, strap mo, dapat higpitan mo pa. Ngayon, bakit kailangan mong sakto yung retention strap? Kasi kapag maluwag yan, pwede matanggal yung buong helmet kapag na-aksidente ka. Next, i-check mo naman yung size ng cheek pads mo. So, kasi may mga ibang helmet na pwede ka magpalit ng cheek pads eh. Tapos, paano mo ba ititest to? Una muna is yung test na ganito, yung roll test, yung ganyan test. Dapat, hindi pumasok yung mata mo sa loob, sa taas, dapat hindi pumasok. Pag pumasok yan, ibig sabihin, mali ulit yung fit, tsaka mali yung size ng helmet mo. Okay? Yung ganito, tapos naman, itong side, ano naman, side roll naman, dapat yung mata mo, hindi rin pumasok sa loob ng helmet. Yan. Kapag pumasok ulit yan, either mali yung shape or mali yung size ng helmet mo. Ngayon, next naman is yung ano, full test. Ganito. Yan. Siyempre, dapat hindi lumabas yung buong mukha mo dun sa helmet. Kasi kapag lumabas yung mukha mo sa helmet, sigurado, kawawa yung mukha mo. Ayan. Okay guys, so yun na yun. Tandaan nyo lang, tatlo. Yung safety standard, design, and fit. So, pag mamimili ka ng helmet, tandaan nyo lang tatlong yun, okay? So, hopefully sana nakatulong yung mga tips na binigay ko sa inyo kapag namimili ng helmet. And, so kung nagustuhan nyo tong video na to, please hit that like button, and if you like motorcycle, gaming, and tech reviews, please don't forget to subscribe to this channel, okay? So guys, yun lang yung mabibigay ko sa inyo ngayon, and hopefully, manood pa ulit kayo sa mga future videos ko, and have a nice day. Bye-bye.